Okay, and we're live. Okay, live tayo. Okay. Okay. Standby lang. Punta tayo dun sa site ko. Manood tayo ng live. Para makita ko yung comments. Okay. Ayan. Oop. Ayan lang natin. Okay. Comments. Ayan. Okay. Ready. Share muna natin. Share muna. Para mas marami makakita. So, live na naman tayo ngayon, ha? Okay. Ang topic natin ngayong gabi, it's about memory cards, okay? Yung lahat ng klase ng memory cards. Hindi naman lahat, pero mostly yung mga ginagamit natin madalas na memory cards, okay? Sige. Okay, sige. I-siniset ko lang yung mga comments natin para gusto ko makita yung mga comments ng mabilis. Yan. Yan. So, kailangan ko lang siya makita. Okay. Hindi ko pa nakikita yung comments. Sandali, ha? Okay. Standby. Na. Okay. Sinishare lang. Okay, sige. Gawin na natin 'to. Okay. All right. Okay, let's start. Standby. Ano natin? Hey, okay. Ito na yung comments. Hindi siya makita. Yan, comments. Okay. Ba, nakikita ko agad si Ron na. Ron. So, nandyan si Ron Pogi sa comments natin. Nanonood si Ron. Check din natin si Japs. Uy, kaibigan natin. Si Japs Ramiscal. Siyempre, nandyan sila. So, dito ko nalang titignan yung comments natin. Kasi dito, siniswitch ko siya. Nalilito. So, anyway. Okay, let's start. Ah. Number one, we're talking about yung memory cards, okay? Memory cards. Sometimes kasi minsan pag nagvi-video ka, no, biglang makikita mo yung video mo, biglang pe-play mo, tumitigil siya bigla. So nagkakaroon ng drop frames, no? So minsan hindi mo alam bakit ganoon. Akala mo sira yung camera mo. Minsan sandali pa lang tumitigil na siya nang mabilis, tapos minsan nagda-drop talaga. Yung parang pag nag-play ka parang tumatalon, ganyan. So akala mo ang camera mo ang sira, pero ang sira pala yung hindi yung gumagamit, yung memory. Honestly, hindi sira yung memory, no? Hindi lang siya compatible doon sa camera mo. So maraming beses na ito hindi dinidiscuss masyado to, eh. So ulitin ko, live tayo. Hindi natin iniiwan to ng recorded dito sa Facebook. So after nito, wala na to. So kaya hintayin natin yung iba na para matuto din about sa memory cards. Kasi yung memory cards, hindi masyado na pag-uusapan yan, eh. Diba? Ang memory cards natin, pasok ka lang ng pasok ng memory cards. Wala nang isip-isip. Kaya kung ano-ano nangyayari. So dapat, syempre, bago mo bumili, pag bumili ka ng camera, alam mo yung memory cards na pwede dyan. Or para ma-maximize mo yung camera mo. Okay? So, para pag nakita mo yung camera mo, eto pala, kaya ng UHS-2. UHS-2, ano yun? Kasi di ba pag bumibili tayo ng camera, hindi mo binabasa yung manual. Ano ba yung manual? Basta libro lang yun. Pagkasama ng binili mo, may librong maliit sa box. Yun yung manual. So anyway, di ba? Ang ginagawa lang natin pagkabili ng camera, nanonood tayo YouTube. Paano gamitin? So, okay. Sige, start natin. Doon sa mga bagong nanonood pa lang, ginagawa ko po to daily. Every 9 o'clock ng gabi, dito po sa page natin,
Kasi ECQ naman, so wala talaga tayong ginagawa. Kaya nasa bahay lang tayo. So, i-share nyo sa mga friends nyo na kahit beginner, syempre, para mas may mga matulungan tayo, tuloy-tuloy ang learning, kahit bakasyon, kahit wala tayong trabaho. Nasa bahay nga lang. Okay? So, simulan na natin. Okay? So, syempre, yung mga nanonood ngayon, tulungan nyo rin i-share sa mga page nyo. Pwede to kahit anong brand. Okay? So, walang brand dito. Although, may nakasulat na brand. Ito kasi yung ginagamit ko. So, kaya nakasulat. And, syempre, maganda yung support sa atin. Anyway, share natin sa para maraming mga makanood, maraming matuto ng libre. Okay? So, hindi para mag-subscribe or pagkakitaan natin itong ginagawa natin. This is something na para maselang. Kaya pwede kayo magtanong sa comment section. Basta within the topic muna tayo. Kasi every night naman to eh. So marami tayong pwede pag-usapan. So within the topic, ang topic natin ngayon about memory cards. Okay? Tungkol sa ala-ala. Hindi. Memory cards talaga. Yung mga ginagamit natin sa camera natin. Okay? Sa mga DSLR natin. Sa mga mirrorless camera. Kahit sa mga pang-travel nating camera. Okay? Babatiin ko lang si Ray Bianca sa Ilago, Tamayaw. Yan. So mga nanonood sa atin. Si sino pa ba? Si Japs, ha? Siyempre. Si Ron Pogi nandiyan sa comment section. So wag kayong mahiya, mag-comment lang. Mag-comment lang tayo. So ilagay niyo lang yung tanong niyo rito, nakikita ko yung mga questions niyo dito sa comment section. Sasagutin natin. Alright? So, simulan na natin. Ha? So, i-share natin. Siyempre, yung una, tingnan natin kung mga taga saan ba yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga nanonood sa atin, para malaman natin yung mga ating mga shooter. Yung mga shooter, ha? I-share nyo rin sa mga group nyo, ha? Yung mga kahit exclusive group nyo, share nyo lang siya kasi public naman to. Then, good evening, sabi niya kay Rene, eh. Good evening, sabi ni Lucky Fur, good evening, si Jemar. Nanonood, oh, Jemar Serrano. Yan, so, shout out sa mga nakikinig sa atin ngayon. So, yung mga gustong matuto, yung tamang mga memory card. Kasi yung iba, kasi kayang bumili ng mga 4K na camera, pero yung memory card na binibili nila, walang K. So, ano ba yung mga kailangan kong gawin, di ba? So, anong mga memory card, yung mga kailangan kong bilhin para sa camera ko, okay? Okay, start na natin. So, mga taga saan ba? Ah, may mga taga Project 7, oh, may mga taga Bulacan. Sabi ni, si Medel, taga Bulacan yan. Yan. Sabi ni Lucky Fur, taga Project 7 QC. Share natin para doon sa mga iba pa nating mga kaibigan. Ha? Yung mga kaibigan, yung mga totoong kaibigan, kahit kaaway nyo, i-share nyo rin. Para matuto rin sila, hindi sila masyado tatanga-tanga. Okay, so okay. Ako po si Direk Chris Librojo. Ito po ang topic natin ngayong gabi. Memory cards, okay? Okay, first, syempre, gusto nating makita yung ano, gusto nating malaman kung ano, oy, may taga-Aklan, oh, Kalibo Aklan, si Diops, uy, galing kami dyan. Si Roda de Guzman, Paranaque. May taga-Marikina, si Rene Orino. Si Bojack, taga-Marilao, Bulacan, uy, yan, so nakita mo, kahit mga nasa bahay lang tayo ngayon, di ba, nag-e-enjoy tayo, nakikinig tayo, magkakalayo, pero parang magkakalapit din. So anyway, start na natin, ha? Simulan na natin yung mga memory cards natin. Sige, ayos ko lang tong camera ko dito para makita nyo ng close-up. Okay, most of the time, di ba? Most of the time, switch ko lang, ha? Most of the time, ayaw ma-switch. Ayan. So most of the time, nakikita natin yung mga camera natin. Okay, ganyan eh. So, sample lang natin, no? Katulad nito. Ayan. D500 siya. Tamo, hindi siya mabasa kasi may glare. Ayan. So, D500. Okay? So, usually, yung mga memory cards, di ba? Dito natin nilalagay, eh. Ayan, no? Di ba? So, memory cards. Ito yan. So, yung mga lagayan natin ng memory cards, iba-iba. Iba-iba. Katulad nito. Ito, memory card to, SD card, okay? SD card yan. Yan yung pinakakilala natin sa lahat. Ito, SD card. Ito, XQD. Okay? XQD card ito. So, ito yung medyo bago. Ito yung medyo mabilis, no? So, XQD.
SD. Yan. So, sarado natin, ha? Okay? Okay. Yan. So, ito yung camera. Usually, yan yung ginagamit natin, right? Ngayon, bibili tayo ng memory card. Tulad ng SD. SD card. Diba? Kunyari yan, Lexar. May bumibili rin syempre ng ito. Ng SanDisk. Diba? Yung sikat. SanDisk. Sikat yan eh. Yan ha. So, close up ko nga ulit. Sandali. Ako lang to eh. Yan ha. So, ikat natin. Lagay natin yung yan. Okay. To. So, may mga bumibili ng clear. Ayan. Ng SanDisk. Tsaka Lexar. Meron ding Sony. Diba? Yan. So, may mga iba-iba tayong mga brand ng memory card eh. Na binibili. Okay? Pero, may mga number na nakasulat sa kanya. Right? May mga number na nakasulat. So, hindi natin alam kung ano yung mga nakasulat na yon. Minsan, basta kasha. Pasok lang. May mga ganun tao eh. Basta, uy, kasha to. Pasok. Wag. Wag ganun. Wag ganun. Kailangan, alamin natin. Ha? Lagi nating aalamin. Sandali. Lagi nating aalamin kung tama ba yung pagpasok mo. Yung pinapasok pala. So, yung iba kasi, pasok lang ng pasok eh. Katulad niyan, meron tinatawag na XQD. Diba? XQD card. Ha? Ano bang brand nito? Hindi ko mabasa. So, ito. May ganyang brand. May XQD card, SD card. Siyempre. Okay, so may mga dapat tayong pag-aralan dito. Ano ba yung mga number na yan? Nakakalito eh, di ba? So, nakakalito. Ano ba yan? So, may mga number. Yung iba, nakakadaya eh. Katulad niya, bigyan kita ng sample ha. May madaya rito. Ito. Tanggalin natin to ha. Yan. Nadaya na ako nito dati nung tanga pa ako. Ito. Ha? Sample natin, okay? Yan. Yan. Ito. Okay? Makikita mo ba yan? Diba? Labo. Ano ba? Hindi mo makayang ipokus yan. So anyway. Yan. Kunin nyo yung mga memory cards nyo. Dali, para madali ha. Para sabay-sabay nating malaman ha. Good evening. Good evening, Erica Maravilla, Dexter, bro. Good evening, si John Joshua. Good evening. Si Sean Francis, good evening. Si Ponzi, good evening. Cisco, magandang gabi. Okay? Batiin muna natin yung mga, alam mo na, yung mga nanonood sa atin para masaya tayo lahat. Ha? So, ito, memory card. Kunin nyo yung memory card nyo, dali. Ayan. Okay. So, ito, malabong memory card. Hindi kasi webcam lang itong isa. So, anyway, kunin nyo yung memory card nyo. Okay, may number. Ayan, ha. May nakikita kayong number dyan sa pinaka-upper left. Upper left. Okay? Sa upper left ng memory card mo, may nakalagay. Katulad dito sa akin, SanDisk Extreme ito, nakalagay 90 MB/S. So, ibig sabihin, meron siyang 90 megabytes per second na speed. Okay? 90 megabytes per second na speed. Okay? Pero pag tinignan mo, 90 megabytes per second na speed. Okay, sige, check natin yung isa pa nating SanDisk. Tignan-check pa natin. Compare natin. Compare natin yung dalawang SanDisk. Okay? Yan. Dalawa na to. Oop. Baliktad. Yan. So, yung isa, ang nakasulat, ang labo. Layo ko nga. Hindi nyo mababasa. Ba't hindi ka marunong mag-focus, ha? Ha? Webcam? Ayan. So, anyway. 48 megabytes per second. Yung isa. Ito, yung sa Ultra. 48. Okay? So, yung 90 sa Extreme, 48 sa Ultra. Okay? Ano ba yun? 48 megabytes per second. Ha? Okay, dun muna tayo sa unang number, ha? Sa upper left. Okay? O, ha? So, may Ultra, may Extreme. Okay, punta muna tayo sa itsura ko. Yan. Cut natin. Okay. Okay, so meron tayong dalawa dito. Okay? So, yung isa nakalagay 90 megabytes per second, yung isa 45 megabytes per second. So, kalahati lang ng speed ng Extreme yung Ultra. Okay? So, ang difference, kalahati. Okay? So, ang presyo,
well, hindi ko alam ngayon kung magkano, but, remind ko lang sa inyo, yung nakasulat na yan, read speed yan. Okay? So, ito ha, pakinggan natin. Yung nakasulat dyan, read speed. So, ibig sabihin, pag binabasa mo siya from yung output niya, yung read, yung palabas mula sa memory card, yun yung speed na nakasulat. Okay? So, in short, medyo hindi yun talaga yung kailangan mo pag nagsushoot ka. Okay? Pag binireview mo, syempre, yun yung read speed. Mabilis siyang mabasa. Di ba? 90 yung isa. Yung isa, 45. Okay? So, bakit nilagay pa yan dyan? Para alam mo lang na read speed. Pero wala nakalagay na read, ha? Oh, nakalagay lang siya. MB/S. So, malamang kung akala mo yan na yung speed ng memory mo, na write speed niya, hindi. Yan yung read speed. So, nagoyo din ako nito. Well, dati pa yon. So, anyway, paano ba natin malalaman yung kailangan nating speed dito? Oh, sige, tingnan muna natin. Una, alamin natin. Para hindi tayo tatangatang. Yan, si Fritz, nanonood. So, yan, tuloy-tuloy lang sa pag-message, ha, yung mga tanong nyo. Babasahin ko mamaya yan. Okay? So, ano ba yung SD? Okay? Ano yung SD? Yung SD, ang ibig sabihin nun, secure digital. Yan, yun yung ibig sabihin ng SD. SD card. Sa SD muna tayo, ha? May mini SD pa, ibig sabihin, mini, maliit na SD. But then, yung specs niya, halos pareho lang. So, yung mga gumagamit nga pala ng adapter, okay lang yun. Basta mabilis lang yung, ano mo, yung memory card itself. So, may isa pang number na nakasulat. Yung malaki. Katulad dito, 16 yung nakasulat. Yung isa, 32 GB yung nakasulat. So, yun yung capacity niya. Alright? So, yun yung capacity niya. 16, tsaka 32. Okay? So, yan yung capacity ng mga memory na to. Okay? So, may dalawang klase na SD. Isa-isayin natin, ha? May dalawang klase na SD. Ito mga pinapakita ko, nagre-range siya ng hanggang 90 o 100 MB megabytes per second. Ito yung SDHC na memory card. Makikita mo yun. Tignan mo yung memory card mo. Dali, para makita mo. Tignan mo yung memory card mo. SDHC. Okay? Ibig sabihin nun, high capacity siya. SD. Kasi may standard na SD lang yung mga class 4 noon. Eh. Pero ito, mga class 10 na. Mamaya yung mga class, pag-usapan natin, pati yung mga walang class. So, ito yung SD. Ha? Dali, record ko kaya ito. Try ko lang. Sige. Anyway. So, meron tayong ganyan, no? So, merong SDHC. Ito, high capacity to. Yung isa, ultra, isa extreme. So, pareho silang SDHC, high capacity. May nakikita ka pang nakasulat sa ilalim mo, may UHS-1. Yung UHS-1, yung UHS, may nakikita ka bang UHS sa ano mo? Sa sa UHS, dyan sa memory card mo? UHS-1, okay? Ito yung mga UHS. So, para malamang UHS-1 ito, baliktarin mo yung memory card mo. Yan, close up natin, ha? Baliktarin natin yung memory card mo. Yan. Pag binaliktad mo yung memory card mo, makikita mo, isa lang yung guhit niya. Kasi yung UHS-1, isa lang to. Yung mga bakal na to, isa lang. Okay? Yung UHS-2, dalawang line yan. So, yung UHS-2, mas mabilis yun. Okay? Yung UHS-2. Okay? So, in-note niyan. Nasa UHS na tayo, ha? Okay? Nasa UHS na tayo. Then, meron ka pang nakikita yung class. Tignan mo ulit yung memory mo. Yung memory kang nakikita dyan. Please, tignan mo siya. Dito ko na nga lang, tita. Ito, may malaki ako dito. Dito na lang natin tignan, ha? Yan. Sige. Tignan natin to. Yung mas close up. Okay? Yan. Ito. Mas malaki. Oop. Glare. Yan. So, nakikita mo to. SDHC. Okay? Nakasunod doon sa HDS, SDHC niya, UHS-1. Okay? Tapos mayroong letter C na may number 10 sa loob. Right? So may number 10 sa loob. Tsaka mayroong U na may number 1. Mayroong V na may 10. Yan, pag-uusapan natin lahat yan. Okay, so sa SDHC tayo, high capacity, alam na natin yon. Yung C, class 10,
Ang ibig sabihin ng class 10, di ba may nakikita kang class 2, class 6? May nakita na ba akong class 8? Wala. Class 2, class 6, at saka class 10. Okay? So, yung class 10, ang ibig sabihin niyan, pag class 10, ang minimum na write speed mo is 10 megabytes per second. Okay? So, ang class 10 is minimum write speed is 10 megabytes per second. Okay? I-remind ko lang ha, iba yung bytes, iba yung bits. Okay? Yung bytes, para malaman mong byte siya, yung byte, malaking B, MB, yung B malaki. Pag yung B maliit, bits yon. So, isa ring nakakalito yun. But then, itong class 10, 10 megabytes. Ibig sabihin kasi, ang 1 byte na malaking B, equivalent yan sa 8 bit. Okay? 8 bits. Ulitin natin ha. 8 bits equal to 1 byte. Yung maliit na B, 8 nun, isang malaking B. 1 byte. Yan. Okay? So, nakakasunod pa ba tayo? Pumunta kayo sa memory nyo ha. So, tandaan nyo to. May tatlo pa tayong i-discuss. Yung U, tsaka yung V10. V10. Okay? Maraming V10 talaga. Okay. Okay. So, nandyan tayo. Okay? Yung U naman, tignan nyo yung U dyan sa memory nyo. Okay? Yung letter U. Sa loob ng letter U, pag nakita mo yung number sa loob ng letter U, yung 1, it's the same thing. Para siyang 10 megabytes per second. Merong U3. 30 megabytes per second yung write speed niya. Minimum ah. Minimum yun. So, classification din yun, yung U na yun. Okay? Yung V naman, yung V, pag may nakikita kang V, yun yung video classification naman nung camera mo, nung memory mo. Okay? Yung V na nakikita natin kanina, yung pinakita ko kaninang V, pag sinabi mong V10, yung sabihin, parang V10. Sabihin V10. Hindi. Yung V10, ibig sabihin nun, 10 megabytes per second yung speed, minimum write speed. Okay, nasa write tayo ha. Yun yung mga classification ng write speed dito sa SD. Okay, yun yung minimum write speed. Okay, so, ang pinakamababa, if ever ako tatanungin mo, ang pinakamababa na dapat bibili mong memory card is class 10, U1, tsaka V10. Alright? So, ano ba yon? Ano ba yung class 10? U1 tsaka V10. So, ibig sabihin nun, ang minimum write speed niya is 10 megabytes per second. Nalilito na ako, ano ba yung 10 megabytes per second? Okay, sige. Gawin natin. For example, bigyan kita ng example. Kung full HD, ang full HD kasi, most of the time, pag nagbibideo ka ng full HD, ang ginagamit ng camera mo is 100 megabits per second sa mga kahit saang brand. Maximum 100 megabits ang recording niya. So, write speed niya, ang kailangan ng memory mo is 100 megabits per second. So, pag 100 megabits, i-convert natin yan sa megabytes, i-divide mo sa 8 yon. So, wala akong calculator. So, pagpalagay na natin, wala, may calculator ba ako dito? 100 megabits. Okay. So, pagpalagay na natin na sa, ang kailangan mo is around 10 to 15 megabytes. Parang ganyan. Kung di-divide mo sa 8, parang 12, parang ganoon. So, kung maximum sa 100 megabits ang kailangan mo, maximum yun ha, sa full HD. So, tama lang to. Yung class 10, V10, at saka U1 na makikita mo sa specifications ng SD card mo, ng secure digital card mo, HD, high capacity. Okay? So, meron mga mas advanced. May mga mas advanced. Okay? Nasaan yung mas advanced kong memory card? Ito mo? Hindi ko siya makita. Anyway, yung may mas advanced. May makikita ka na yung U, 3. Yung nasa loob ng letter U. Punta tayo ulit sa... Yung nasa loob ng letter U. Ito, yan. Meron yan. Sa loob ng letter U. Yun. 3. Okay? Merong V30. Okay? Pag V30, tapos U3, ang ibig sabihin nun, minimum write speed is 30 megabytes per second. So, importante ba yon yung 30 megabytes per second? Yan, that's the question, no? Important ba siya?
Yes, sa mga shooter ng 4K. Okay? Kung shooter ka ng 4K, for example kasi ang 4K, ang recording speed niya is 200 megabits per second. Yan ang recording speed niya. So kung ang memory card mo ay U1 lang o V1 na class 10, baka magda-drop frame. Minsan titigil siya. Minsan titigil siya bigla kasi nga yung write speed nung pagsusulat ng 200 megabits sa 4K video maximum hindi kaya ng memory card mo kasi nga yung kaya lang ng memory card mo is kunyari hanggang 100 megabits lang. So magkakaroon ng drop frame. So nabibilaukan siya. Masyadong malaki yung megabits mo. So dapat V30 yung makikita mo dun sa memory mo. Okay? Naiintindihan na ba natin? So babasa muna ako ng mga tanong ha bago tayo pumunta sa UHS-II ng mga memory card, yung mas mahal. Tingnan natin. Okay. Hi sir, I've always been a Nikon videographer. Astig, may Nikon D750. Ayan na ha. Meron daw siyang 2 units. Right now, I am thinking of upgrading pero nalilito po ako. Mas better para sa akin. Should I sell my D750 and buy a Z series or should I upgrade a D780 instead and keep my FX lenses? Your thoughts po. Thank you, sir. Okay. Well, kung magpa-photo ka pa, honestly, ang D780, ang ganda niya eh. Para siyang Z6 na nilagay sa isang DSLR body, yung D780. Ikot ko lang ng konti ha, dahil, pero syempre, kasi medyo mahal yung D780 yata, mas mahal sa Z6. Hindi ko lang sure. Ha? Pero kung tatanungin mo, D780 ka, kasi ganun din naman yun. Pero kung magkoconcentrate ka talaga sa video ka lang, Z6 ka na lang. Magagamit pa naman din yung mga FX lenses mo doon, FTZ ka lang. Pero take note, babalik ako doon sa memory. Kailangan yung memory mo, alam mo na, pag Z6, XQD yun. Okay? So, may diferensya yon ha? Pupuntahan natin yung XQD maya-maya. Dito muna tayo sa SD. Okay? So, may pagkakaiba yung SD tsaka XQD. Alright? Sige, basa pa tayo. Good day po, Direk. Bagong kaalaman na naman ng gabing ito. Sabi niya, o oh, diba, sabi ni Mel V. That's good. Yan. Tapos, Direk, suggest gamit ka whiteboard ha para may visuals. Oo nga. Tama. Okay. Next time, sige, maglalagay ako ng maliit na whiteboard para susulat kung gano'n, di ba? Makikita mo. Kasi live lang talaga tayo, hindi naman ako nakagawa ng presentation. Yes, ang sabi ni JC, Full HD is 1080, di ba? Okay, yung Full HD is 1080p. Yan yung nakikita mo sa settings mo na 1080. Yan yung Full HD, actually 1K video yan, ang tawag ko dyan. 1K video, so Full HD yan. Ngayon pag nakita mo yung 2160 ba yon sa camera mo, yan yung by 4000 something pixels, yan yung 4K. Okay? So V30 ang kailangan mo diyan, at least yung V30 o yung may U na may 3 sa loob. Okay? Dito sa memory card mo. Ha, huh, that's good. Sige, hello din sa mga nanonood. Sabi ni Sean Francis Villanueva, sir, ano po bang dahilan ba't ang nagko-corrupt yung SD? Last time yan, kasi nangyari sa akin, binalik ko na lang yung bayad ni client. Oh my God! Yan yung pinaka-horror eh. Alam mo yun? Na mangyayari sa'yo pagka nagsishoot ka, yung magko-corrupt ang SD mo. Eto, meron ako, sabi nga natin, real-world experience. Ang most of the time, ang ginagawa ko kasi, kaya na hindi halos ako nakaka-experience pa na wag naman sana makorap ang memory card ko, habang nagsushoot ako. Grabe yun. Parang hindi ko ma-imagine yun. Kasi usually, mga sinushoot mo, parang hindi mo na maiuulit-ulit. ang ginagawa ko kasi, yung camera ko, ito hindi ginagawa ng Pilipino. Ha? Hindi ko maintindihan. Ha? Mahilig tayo na pagka-shoot natin, bubuksan, tatanggalin yung memory card, ilalagay ulit, tas kakopyahin dun sa laptop. Okay din yun. Pero kasi ang daming risk factors na lalo na kung SD card ka. Di ba? Yung iba kasi mabibigat ng kamay. Honestly, may pinahiram ako ng camera, nilagyan ng memory card, ang bigat ng kamay. Diin agad eh. Ayaw nila ng diin agad. Dapat light lang. Kasi may mga, medyo malalambot yung mga ipin sa loob ng camera natin. Alam mo yun, pag ipinasok mo, light lang.
Alam mo yun, para hindi masira ang samahan nyo. Nung camera mo. Gaangan mo lang ganun. Tapos i-eject. Tapos lagay mo ulit doon sa reader mo. Kung may reader ka, o ganyan, katulad nito. O reader. Tignan mo ha, dalawa kagad yung risk ha. Binunot mo doon. Kasi binunot, tapos sinalpak mo rin dito. May mga ngipin din siya sa loob eh. Di ba, yung reader. Papasok mo ganyan. O, sige, close up natin. Okay. Ayan. Ha? Wala nangyari. Ayun. Ayan. Diba? Ito, reader. Diba? Ayan. Ayan. So, ganyan. So, usually, pag pinasok mo siya, oh, may ipin din kasi yan sa loob eh. Ayan, oh. So, alam mo yun, ang daming risk factors. Masyadong na-stress yung SD mo sa isang lipat pa lang. Diba? Tapos, bubunutin mo siya ulit. Bubunutin mo siya ulit. Shwit. Tapos, ibabalik mo ulit. Diba? Tapos, ipapasok mo na naman siya. Pagod na. Diba? Pagod na agad. Na ano nyo ba yun? Na, I mean, diba? Pagod na agad din. Ang ginagawa ko kasi para makuha ko yung mga files ko, most of the time, ginagamit ko yung USB niya. So, sa USB, kinoconnect siya sa computer ko. Then, kinakopy ko yung files. So, hindi ko na kailangan tanggalin yung memory card. Okay? So, most of the time, hindi ko tinatanggal yung memory card niya. So, dito lang siya. At, isa pang note, okay? Huwag tayo mag-de-delete. Huwag mo i-de-delete. Habang nagsushoot ka, kunyari meron kang tinisilip na shots, no? Iwasan mo mag-delete. Iwasan mo siyang mag-delete. Okay? Kasi, feeling ko hindi talaga siya maganda doon, yung i-de-delete mo, at saka hindi mo rin alam, accidentally, baka ma-delete mo lahat. So, dapat medyo careful ka sa button na delete. Alright? So, dapat, gamitin mo na lang yung USB mo. Yung, di ba may mga USB yan, USB out, tapos di kakabit mo sa, well, eh, alam mo yun, added safety lang. Pero kung hindi ka convenient sa ganun, edi eject mo, pwede naman. Pero, careful lang, ingat lang. Alright? Sabi ni Frith, Direk, anong difference ng 1080p sa 1080i? Sasagutin ko lang na mabilis to. Kasi, lihis sa topic, sabi ni Fritz. Okay, yung 1080p, progressive yun, okay? Ibig sabihin ng progressive, paglabas nung 1080 na pixel, pak, 1080, okay? Yung interlace naman, interlaced. Kaya, alam mo yun, iba yung interlace, may mga guhit-guhit yun eh. So, pang-broadcast eh. Pang-broadcast. Kaya ako sinabing pang-broadcast, kasi mas matipid sa bandwidth yung interlaced kaysa sa progressive. Pag-usapan natin susunod, okay, na nag-digital na yata yung ibang TV channels natin ngayon, so malamang progressive na rin ang tinatransmit. So, I don't know sa ngayon kung sino na yon. But then, yun yung idea na yon nung progressive, nung P, at saka nung I. Alright? Okay, balik tayo sa memory card. Okay, nasaan ba ako? Naiba na topic. Ito, tanong pala, tanong. Sir, bakit bumabagal ang memory card pag matagal na? Oh, magandang tanong. Okay. Kasi meron tinatawag na format eh, 'di ba? Pag nagpo-format ka, may tinatawag kasing quick format, 'di ba? Kaya may tinatawag na yung hard format ba 'yun? Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung format na ganoon eh. Honestly, sa computer kasi parang sa hard disk, may quick format eh. Okay, thumb drive, pag kini-quick format, talagang bumabagal 'yun eh. Kahit sabi mong formatted na siya. Subukan mo siyang yung deep format, hard format. Hindi ko alam ang tawag. Basta i-format mo nung matagal. Hindi yung quick. I-try mo yun. Nagawa ko yun sa memory card ko na parang, oh, sabi ko parang ang bagal mo na. Pero, nagawa pa ng paraan. Kasi syempre, nagkakaroon na talaga ng wear and tear. Eh. Kasi ano yan eh, yung mga SD card natin, ano yan eh, walang movable parts. Eh. Solid state drive. Parang SSD. Solid state yung memory niya. O, di ba? May natutunan tayo. Yan. So, any reaction? Sabi ni Randy Garrido, any reaction on the rampant fake SD cards in the Philippines? What are we doing about this one? Any suggestion? Well, kasi alam mo, yung pag-fake, hindi natin talaga may iwasan yun eh. Honestly, ang hirap kontrolin yan. Kahit nga yung mga balita, eh, nilalagyan ng ulo ng tao, lalagyan ng sulat na ganyan. Sinishare nila na sinabi daw yun na hindi naman talaga. So, dinikit lang. So, ikaw naman, naniniwala ka agad kasi medyo tanga ka. Hindi. Hindi naman dahil na-fake ka, tanga ka na. Hindi talaga. Minsan talaga, na-fake tayo kasi minsan nakapal ng makeup pag taligo, iba itsura. Teka, yung memory card.
alam mo, yung fake na memory card, alam mo ba ang diferensya nun? Honestly, memory card din naman siya talaga. So, pinifake lang nila yung pangalan. Bakit siya mabagal? Bakit siya nakakabwisit? Sinasabi nila 1 terabyte pero hindi naman pala. Meron kasi tinatawag na compressed format. Okay, sa memory card. Kunyari, gagawa ako sa factory, gagawa ako ng memory card 16 gigabyte lang. 16 gig lang talagang capacity nun. Pwede ko kasi siyang puwersahin i-format ng compressed. Nagawin siyang 64 gigabyte. Oh, bago yun ha. 64 gigabyte. Kasi syempre, alam mo, nung college coming ako, kaya alam ko yun. Baka sabihin nyo lang, inuhulaan ko lang yung fake news. Hindi. Ang inaaral namin dati, assembly language. Oh. So anyway, 16 gigabyte lang talaga siya. Ikinocompress format siya. Ginagawa siyang 64 gigabyte. Although usable siya, pero hindi siya reliable. Nawawala yung files mo. Pag nagkokopya ka, sobrang bagal. Kasi nga, siyempre sinisiksik niya yung file doon sa maliliit na guhit, right? So yun yung mga fake. So para maiwasan ka sa fake, unang-una, kilalanin mo muna siyang maigi. hindi, ang ibig sabihin nun, doon ka doon sa mga reliable na seller. Makikita mo naman, di ba, may mga ano sila, may mga reaction, may mga comments, ganun. May mga rating yun, may mga rating. Tapos sa mga reliable na seller, parang sa mga nag-YouTube lang eh, di ba? Marami yung nag-YouTube na nagtuturo sila. May nakita nga ako, yung full frame daw, mataas ang dynamic range kaysa sa crop sensor. Di ba? At tinuturo niya yun. Sadali ka, nahulog. Yan. So, kailangan lang natin talaga alamin yung tama. Again, kung na-fake ka, siyempre, dahil bumili ka, sa DTI yon, pwede mong i-reklamo sa DTI ba nila reklamo, no? Para sa consumer's welfare. Ganyan. Parang ganun. So, wag ka naman sana mapeke ulit. Kasi pag, ano, wag na kasi tayo maniwala doon sa sobrang mura. Yun talaga yun. Marami kasing naniniwala sa sobrang mura. Mapapamura ka lang. Di ba? Yung too good to be true. Di ba? Yung parang, yung pagkakita mo, mahal ka agad. Hindi. May kailangan lang sa'yo yun. Mag-isip ka na, di ba? Parang, uy, nakita ko tong model na to, laba ko kagad kahapon lang. Ano ba? So, fake yon. Okay, question. Sabi ni Rafael, ano ba best brand memory card for Nikon Z50? Sir, salamat. Wala namang best brand, actually. Basta mga reliable na brand is yung mga Lexar, yung SanDisk, of course, SanDisk. Meron pang iba yun. Transcend, okay din naman. Kasi sabi ko nga, sa handling mo yun eh. Minsan, di ba, hindi naman perfect ang SanDisk. Di ba, may nagpe-fail din na SanDisk. But then, syempre, kailangan, siguraduhin mo lang din original na SanDisk talaga yun, or original na Transcend or Lexar. Di ba? And yung specs niya, yung sinabi ko kanina, yung mga nasa V, nasa U, kailangan pasok doon sa Z50 mo. Dahil yung Z50 mo, may 4K yan eh. So para magamit mo the most of your out of your Z50, gumamit ka ng memory card na at least 30 megabytes per second ang write speed. Makikita mo 'yun sa V, may nakasulat na V 30 doon sa memory card. Labas mo kasi yung memory card niyo kasi hindi nga makita ng webcam ko. Okay. Yan, ha? Yan na. So, sabi ni Sean Francis, paano po malalaman kung original yung memory? Mahirap malaman. Pag nahawakan mo na, pag na-try mo na, dun mo lang nalalaman. Minsan, parehong-pareho yung packaging, di ba? Pag na-try mo, pak! Hindi pala original. Kaya nga sabi ko sa'yo, sa reliable or credible na supplier o kayo bumili. Di ba? Marami dito sa Pilipinas yan. Sobrang dami. Okay. What's your comment about Nikon using XQD sa Z series over SD po? Sabi ni Denmark Dolores. Okay, punta tayo sa XQD cards. Okay. So, nakita nyo ha? Yung SD 8C, ang maximum niya what they call this, hanggang 30 megabytes per second ang write speed, okay? Ngayon, pumasok si XQD. Dahil may mga Z tayo, di ba? So, XQD tayo. Punta tayo sa XQD. Ayan. Meron ako XQD dito. Ayan. Switch natin si XQD. Para malaman natin yung difference siya.
SD card yung kanina, di ba? Sige. Punta tayo sa XQD. Okay? Tingnan mo to. Sa XQD, very, very clear. Makikita natin kaagad yung speed. Yung nasa taas, nito, to, saan yun? Yan. Yung nasa taas, ang write speed, nakita mo, 400 megabytes per second, 400 brand. Di ba? Yan yung XQD. Okay? So, hindi pa to yung version 2, ha? So, ito yung XQD, 400 megabytes yung write. Yung read. Pero yung write niya, katulad kanina, no? Nakikita natin 90 ang read ni ano? Nasaan na ba yung gold? Ayan. Extreme na to, ha? Oo. So, yung extreme, 90 ang read niya. Okay? Tapos, ang write niya, nakikita ko, 30 lang. Okay? 30 MB megabytes yung write. Ito, XQD, 400 megabytes ang read, 350 megabytes yung write. So, di ba? So, kahit ProRes pa yung nire-record mo or yung clean HDMI na out na, ano ba to? What do you call this? Meron kasi sa Xenon eh. Nakalimutan ko tuloy yung RAW. Di ba? Kahit RAW, kaya eh. Okay, so, yung 4K mo, kayang-kaya niya, nilalaro lang ni AXQD. Okay, XQD card. Yan ang XQD. Kita mo, 32 gig lang yan, pero grabbing speed. Mayroon pang mas, ano niya, M-series lang, G-series to, no? Ito, M-series, oh, na XQD. Yung M-series na XQD, yan, oh, ito yung mababa, eh. Ito yung pinakamababa. Pero ang read niya, 440 megabytes. Okay? Ang write niya, 150 megabytes. Grabe ang write. Nagigets mo? So, di ba? So, sobrang bilis pag XQD talaga. So, yun ang masasabi ko kung bakit ko ginagamit ang XQD sa mga Z series natin. Hindi ako nagsisisi na mahal siya. Kasi nga, mabilis talaga siya. So, high speed. Alright? Meron din naman si ano niyan. Meron din si SD niyan. Pupunta tayo kay SD. Yan. Meron din si SD niyan. Okay? Ang SD natin, ang maximum SD natin na pwede, yung mga UHS-II, SDXC. Yung SDXC, wala ko nun eh. Kasi nag-XQD ako agad eh. Yung SDXC, yung extended capacity, yung XC, Secure Digital Extended Capacity. Yeah. Mabilis yun, mayroong V60 nun, hanggang V90 yata, hanggang 90 megabytes per second ng write speed. Pero nakita mo yung XQD kanina, 150 yung minimum write, di ba? So parang, talaga. So anyway, SD, yung 90 niya, enough na. Okay? Yung V90, 90 megabytes per second, enough na yon. Okay? So yan yung comment ko dyan. So yan yung SDXC. At may susunod pa sa XQD, ha? Ang susunod sa XQD, CFast. Pero same pa rin yun. Kasha pa rin sa slot ng XQD yung CFast. Mas mabilis, pero mahal na sobra. So okay na ako sa XQD. Okay, doon tayo sa tanong. Okay, tanong. Sabi ni kung may fake taxi, may fake 3D, wala yan, sabi ni Cisco. Sabi ni Roger Ting, parang damit na nakulayan ng Jobus. Tama. Paano po malalaman? Ayun, tatanong na pala ulit ito. Any suggestion nyo sa entry level na backup na NAS system with RAID? I am currently using DIY NAS with the ano to? Hindi ko mabasa. 8 terabyte. Okay. Yung NAS kasi, iba kasi yung NAS do sa mga memory card na pinag-uusapan natin. Eh, diba? So, ano siya eh. memory din yon. Okay. Nagtatago din siya ng mga files. Pero ibang system siya eh. Hindi siya sa camera eh. Alright? So, although, kung naka-wifi ka, makakakonect ka doon, makakakuha ka doon sa NAS mo. Sa, parang cloud kasi siya eh. ibang topic siya eh. Pag-usapan na lang natin yung sa susunod kasi napakasalimuot nun eh. Yung NAS system na yung RAID. Kasi yung RAID, yan yung may kunyari, may apat kang hard drive, no? Pag naka-RAID ka, ibig sabihin, pag kinopya ng zero mo, yung unang hard drive mo, may backup siya dun sa mga kasunod na drive. Ha? Kung naka-RAID zero ka, RAID whatever, mga ganyan. So, para susunod na lang natin pag-usapan yung mga ganyan. Okay? So, malayo sa topic natin.
Ayan, sabi ni Denmark, kaya pala nagkakabutas ang bulsa ng bulsa ang XQD. Oo, totoo 'yon. Kaya mahal siya kasi mabilis siya talaga and matibay, okay? So, sabi ni, oy, Chairman Rod. Oh, Chairman, salamat sa panonood ha, yung mga memory kung may masasuggest kayo. And nandiyan si Chairman Rod Banson. Ano yan, isa sa mga nagtuturo sa atin ng photography dati. Ah, matindi yan si Chairman Rod. Ha. So, kung may mga tanong kayo, magtanong lang tayo. I hope naintindihan nyo na yung mga numbers. Ha. May nagtatanong pala dito kung ano yung sabihin ng XQD. Actually, ang XQD, ang ibig sabihin ng XQD, X, experimental, Q, quality, D, determination. Ang weird, no? Tama ba? Oh. Experimental, quality, determination. Yan ang ibig sabihin ng XQD. Hindi ko alam ba't gano'n. So, yun ha. So, ang init eh. Pinapuwisan nga ako. Walang yaka ron, pogi. Mainit yung ilaw. Anyway, so, yan ngayong gabi. Para kung may mga tanong pa kayo ha. Kung may mga tanong pa kayo, pahabol pa, anong oras pa lang. So, meron tayong mga 15 minutes pa para mag 1 hour tayo. 9 to 10 kasi tayo. Yan yung mga memory cards. Yung speed. Para alam nyo kung ano yung speed ng kailangan nyo. Well, sa photography, siguro enough na yung class 10 na 10 megabytes per second, iba yung bits, iba yung bytes, megabytes per second, okay na siya. Well, kung RAW plus JPEG, kaya naman din, nasubukan ko na yun, kahit sa pinakamataas na settings. Ang mabigat kasi yung video, kasi nga yung video natin, constant ang read, ay ang write. Pag gano'n, di ba, write siya ng write, gano'n, walang tigil. Okay? Yan. So, I guess, yan na lahat for now. For now. So, bukas, kung may suggestion kayong topic, pwede nyo akong i-message kung ano man yung topic na naisip nyo tomorrow. Ginagawa natin to gabi-gabi. Ah, dahil wala nga tayong ginagawa. Dahil isip yun, hindi tayo makalabas. May curfew pa hanggang 6 o'clock lang sa ating mga minor dead. Okay? So anyway, sisingit ko lang. Ha? Nakita ko lang bigla. Nakita ko lang. Ha? Nakita ko lang to. Sisingit ko lang to. Baka kasi may gumagamit ng mga Lexar. Ha? Okay, sa Lexar kasi hindi pala V at saka U ang nakikita natin na 30 megabytes per second o whatever. Ang nakikita natin yung mga X, 'di ba? Okay? Yan. Si Ron Pogi, maraming X 'yan. Okay. Ang sample nito is yung 633X. Honestly, yan yung what do you call this? Read speed niya. Ginagamit niya yung X. Ito yan eh. Sino ba yung mga nagsi-CD-ROM dati? Yung CD-ROM, di ba, makikita mo 10X speed, 20X yung speed. Kung ilan man X yung speed. Dun based tong 63X, 633X na to. So, pag in-convert mo siya ng megabytes per second, yung 633, nasa 95 megabytes per second din siya. Okay? So, kung makikita mong 1,000X, nasa 150 megabytes per second siya. Okay? So, yan yung mga gumagamit ng mga Lexar. Okay? Sa Lexar. Anyway, meron pa ba? Ayan, sabi, next lesson direct, pinagkaiba ng crop sensor sa full frame? Hay, mahina ang net, sayang ang tanong. Hehehe. So, anyway, sa Sunday, okay, sa Sunday, eto announcement, makinig muna tayo lahat, no? Sa Sunday, meron tayong special live na gagawin. Okay? Yung special live natin sa Sunday, ang topic natin doon is yung best settings natin para sa camera, sa camera mo pag mag-shoot ka ng video. Parang ganun. Ha? So, yun yung best settings. I-share natin yung mga eksaktong settings pag mag-shoot ka ng 4K, pag mag-shoot ka ng Full HD, pag mag-shoot ka ng HD lang. Tapos pag naka-livestream ka, yan. So, yung mga settings na yan. Bakit special siya sa Sunday? Okay? Sa Sunday kasi, magla-live tayo, hindi dito, share ko lang dito sa That Nikon Videographer page, pero magla-live tayo sa Nikon Philippines mismo, okay? Sa Sunday. Ha? Yan yung isa sa mga special, ano natin, episode sa ECQ Diaries natin. Sa Sunday, alright? Sa Nikon Philippines tayo, 9 o'clock pa rin ng gabi, Nikon Philippines page. Page ha, hindi yung group ha, sa page. Punta tayo ron, magla-live tayo doon.
mas mabilis doon ng ang pagsagot kasi maraming admin na pwedeng tumingin ng mga comments kasi dito ako lang mag-isa. Ha? So ako lang mag-isa. Sa Nikon Philippines tayo, ang topic yung settings ng camera natin pag mag-shoot ng video. Oh, 'di ba? Yung photo alam niyo na 'yun, madali na 'yun eh kasi photographer naman tayo. So kung yung videographer yung mga nagwa-vlog, pwede tayo mag-shoot ng video using those settings sa Sunday. Hmm? Okay. hindi ko birthday sa Sunday, lang yato si Raymond Sugay. Hindi ko birthday noon. Pasko ng pagkabuhay 'yon yung Sunday. Hindi. So special lang 'yon kasi doon tayo muna sa bahay natin sa Nikon Philippines, ha. Ngayon kasi nasa bahay lang ako. Kaya dito tayo sa that Nikon videographer. Okay? So wala na masyadong tanong. Okay? O nalagpasan ko na kasi yung iba. Natabo na. Backread ko nga ng konti. Tignan ko nga yung iba. Yan. Sir, ano pa mga dahilan? O, nasagot ko na to eh. Dami ko talaga nakukuhang life quotes kay Direk. Sabi ni Cisco. Siyempre, kasi survival to eh. Ngayong panahon na to, di ba? Quarantine period tayo, ECQ. So, suggest nyo ako ng topic bukas. Bukas, 9 o'clock ulit dito. Hindi ko iniiwan tong record natin dito. Hindi ko iniiwan kasi gusto ko lagi tayong live. Okay? Ginagawa na ng iba yun eh, recorded. Ito live lang. Okay? So, mag-message tayo, mag-comment tayo. So, para before ako mag-live, sana ma-message yun na siya. Ah, ma-message yun na ako pala. Para makita ko na yung mga possible questions nyo. Kasi dito natatabunan most of the time. Pero okay din. Gusto ko rin yan. Gusto ko ng interaction eh. Masaya ako ng may mga ganito. Okay? Direk, baguhan ako, sabi ni Yuan. Okay? Direk, baguhan ako sa Nikon. Pwede magtanong, ano po yung usual or best settings pag wedding or all around na setting? Yan yung mga tanong na sasagutin ko sa Sunday, Yuan. Punta ka dun sa Sunday. I-announce ko naman sa Sunday na sa Nikon Philippines page tayo, 9 PM, live. Yung pag-uusapan natin, best settings sa wedding, best settings sa paano mo siyang maliligawan, yung settings mo. Paano ba forma? Ganon. Pag-uusapan natin yun. Diba? Kung tinabla ka na, ano ba yung susunod na setting mo? Kasi, alam mo yun, may tamang setting sa bawat genre o sa bawat genre ng video o konsepto ng video na gagawin mo. Kung wedding yan, kung short film yan, kung indoor ka, outdoor ka, diba? So, tanong nyo sa akin sa Sunday lahat yan, ha? 9 PM. Ha? Gusto ko yan, nagtatanong. Yuan, sa Sunday tayo. Sabi ni Jobs, thank you direct sa isa na namang makabuluhang usapan. Yes, salamat din sa'yo. Si Melvi, more kalaman na naman, lalo na sa mga baguhan. Salamat po. Yes, oo. Yung mga baguhan kasi, naging baguhan din ako dati. Ngayon, lumahan na. So, tutulungan natin. Magtulong-tulungan lang tayo. Huwag tayo magsikreto ng mga settings na or mga kaalaman, di ba? Na pwede naman nating share ng libre para mas marami yung makinabang nung nalalaman natin, di ba? Okay? So update tayo. Sunday 9 PM bago mag-Sunday 9 PM sa Nikon Philippines, bukas 9 PM dito pa rin sa That Nikon Videographer page, live pa rin tayo. May topic tayo bukas. Bukas ko na lang i-announce, isipin ko lang muna kung ano. Gagawa na ako ng lineup, sige. So, okay, see you tomorrow. And thank you sa mga nanonood. Huwag kayong magsasawa na, alam mo yun, sumilip-silip lang. Kahit kumakain kayo, pwede naman kayong manood. Kahit kung ano mang ginagawa nyo, pwede kayong manood. Kahit kasawa mo siya, manood kayo. Dahil may matututunan ka rin. Kahit mismo siya, may matututunan, di ba? So, okay, thank you very much. Good night. Sa mga susunod na bukas ulit, 9 PM, magkita-kita tayo ulit, same time, same page. Okay? Announce ko lang, isa Sunday, ibang page, Nikon Philippines page. Okay? Thank you very much, yung mga shooter natin, na mga magagandang lalaki, tandaan natin yung Nikon. Nakakapogi. Thank you.